Meron lamang po akong gustong linawin. Una, sino po ba ang gumawa nito? Pangalawa, paano po ito ginawa? At pangatlo, ano po ang naging basihan nito? Ang gumawa po nito ay ako, si Ma'am Char, si Brother Carl Buwa, ang President at Secretary ng LCM sa bawat dekalye. Paano po ito nangyari? Matandaan po ninyo, September 2014, during our clergy assembly, yun po yung unang pagkakataon na ako po ay nanawagan na magkaroon ng meeting ng LCM sa diocesan level. At hindi ko po na kung pwede ay ang presidente at ang sekretarya ng bawat dekalye. Kaya after po ng ating clergy assembly, ako po ay lumapit sa mga vicars foreign at ibinigay po sa kanila yung paanyaya. Right there and there, meron pong vicar na nagsabi, wala po silang officers ng LCM sa dekalye. Kaya sabi ko po, kung pwede, representative muna mula sa kanyang parokya since siya ang vicar. Pero later on, alam ko po, ito'y naayos at nagkaroon ng official officers sa Bicaya. And then, simula po noon ay nagdire-diretso na po yung meeting ng ating LCM. At sa unang meeting po namin, out of 12, naging isa po yung dumating. At doon sa unang meeting din po, nabuksan agad yung need na gumawa po ng statutes at training manual. Dahil ang daing nila, iba-iba po yung proseso, iba-iba yung training na ibinibigay, kaya dumating po doon sa punto na ito yung unang naging focus namin, ang paggawa ng statutes at training manual. Ang naging basihan po nito ay yung ginawa ng Father Marcy Bihan, na malaki po yung pasasalamat namin kasi malaki po yung naitulong. Bago po kami gumawa, hinati ko po sa bawat bikarya yung ginawa ni Father Marcy Bihan para ma-discuss dun sa kanilang bikarya ano ang gusto nilang mangyari, ano ang gusto nilang idagdag, ano ang gusto nilang alisin. Dahil grupo, iba-iba ng parokya at bikarya, may kanikanyang ideya. Kaya along the process, kapag hindi nagkakaisa ang body, idinadaan po ito sa botohan. Kaya po, September 2014 hanggang noong August ay nagkaroon po kami ng maraming meeting. I make sure na sila ay naroon o kaya kami ay forum. Kasi nga, ito po ay instruction sa training manual para sa buong diocese. May time na sa isang meeting namin, namin ko si Father Ray Hayag, basta eager kami gumawa kasi sinabi niya sa akin na by next year ay hihingin din ang pastoral office na talagang magkaroon ng statutes. Kaya pinili po namin ito na matapos. Ngayon po, nung magawa po namin ito, ito po'y ipinasa ko kay Father Christian at pagkatapos ay ipinasa po kay Christian. After ng bawat meeting po namin, ipinapaalala ko po sa presidente ng bawat bikarye na bago po nila i-meet yung kanilang officers o yung kanilang bikarya, lagi ko po ipinapaalala mag-report sa vicar foreign para po alam kung ano yung nangyayari at kung ano po yung aming na pag-uusapan. At alam ko po naman na nakakarating sa mga vicars foreign dahil meron pong vicar na lumalapit sa akin at nagsasabi ng kanilang salutin. So yun po yung naging proseso ng paggawa nitong statutes at training manual. Ngayon po, meron po kayong na-receive na dalawang copy. Isa pong statutes at training manual. Hindi po namin pinagsama kasi po ay pagkaiba ng nilalaman. Ito pong statutes ay meron lamang siyam na articles. Sino po ang masasakop nitong statutes na ito? Lahat po ng LCM sa diocese na nagdaan sa formation at commissioning.
Kasama din po masasakop dito ay yung mga LCM tulad po sa Carmel at ganun din sa seminaryo. Bagamat, iba yung kanilang director doon, pero yung formation, yung training ay dito rin po ibabase. Yung una pong article, Article 1, napapaloob po dyan yung tawag o name ng ministry. So, still ito po ay tatawagin Lectors and Commentators Ministry, hindi po Proclaimers. Second, nandyan po yung official seal. So, yan na po yung magiging official seal ng ating pong Lectors and Commentators. Sa Article 3.2, binigyan pansin lang po ano ba yung functions ng Lectors, Commentators, at ng salmista po. Ang salmista ay pwede pong hindi direct member ng LCM. Pwede pong manggaling sa choir, pero kinakailangan na masiguro pa rin na mayroong proper training ang isang salmista. Sa Article 3 po, yung application, naghintayin po kasi ng ating mga LCM na kapag mayroong gustong sumali, sasabihin niya, pumunta sa parish priest, sasabihin naman ng parish priest, pumunta sa president. Kaya po ngayon, nilagyan na lang po ng proseso ng pagkakasunod-sunod step by step para po alam kung paano yung gagawin pag may gusto kong sumali. And then, yung qualifications po, meron po tayong senior lectors at ito po ay magsisimula sa 18 years old. Hindi po kami nagbigay ng age limit. According po sa ating mga LCM, meron kasing 70 years old na malinaw bumasa at effective pa rin bumasa. Meron naman 60, pero hindi na malinaw bumasa at hindi na effective. So ngayon ang magiging basis po nila para makapag-continue o hindi, ay magkakaroon po sila ng yearly evaluation na ipapasa sa parish priest at ang parish priest po ang magbibigay ng final approval. Kung may senior, meron po tayong junior LCM na magsisimula po sa edad na 10 hanggang 17. Dito po, nilimit na lang namin sa age na 10 o 17. Kasi po, kung sa senior at junior nagkakaroon ng problema sa pagbasa, hindi mas lalo po sa bata at saka yung commitment. Kaya itinulose na lamang po sa senior at junior lectors. Linawin ko lang po na yung junior lectors ay under ng ministry po ng Lectors and Commentators Ministry. In terms of ministry, sila po ay napapaloob sa ministry na ito. Pero in terms of organization, ay di yun po sila. Pero yung training, yung formation, yung meeting, ang junior ay obligadong dumalo ng pagpupulong kasama ang senior. If not possible, ang option na ibinigay ay magkakaroon sila ng arrangement sa officers ng senior para ma-secure yung formation at saka yung training ng ating junior LCM. Pagdating po sa requirements, ang ilang bagay lang po na gusto kong bigyan ng pansin. Una, sana po yung LCM nating sasali ay taga doon talaga sa parokya. Kung ibang taga parokya, i-consider lamang na sila'y pwede kung dahil doon sila nagtatrabaho o dahil mas malapit yung bahay nila doon sa parokya yun. Gusto ko mag-cite ng example sa UP po, sa interest. Marami po kasi LCM doon ay hindi taga doon. Dahil sila'y mga nagtuturo doon po sa UP, at mas malapit na sila doon, instead na sila bumalik pa sa kanilang parokya at family, yun yung naging rason nila kaya doon na po sila nag-serve. Meron din taga-UP na hindi nasakop ng St. Teres. Actually, sakop na po sila ng San Antonio. Walking distance na lang po kasi sila papuntang St. Teres. Pero sila, kung tutuusin, ay sakop na po ng San Antonio. Eh ngayon, pinagbigyan na rin po doon kasi kung mas doon siya magiging football dahil mas malapit na lang, edi okay. Iiwasan lang po na panggapin ay kaya lang po lilipan dahil kaaway yung pare o may kaaway ng kapwa lingkod. Ano po? Kasi kapag nagkaroon ng kaaway yan, ay lilipan na lamang po yan ang lilipan. Tinatanong din po kung pwede bang tanggapin yung mga separated
Ang sabi po dito, as long as na wala siyang kinakasama, ay tatanggapin po. Tinatanong din yung mga tatakbo at nakaupo bilang mga opisyales ng gobyerno. Ang sabi lamang po dito ay pagdadating yung gotohan, 3 months before, dapat sila ay mag-leave. Pero it doesn't mean na sila ay hindi pwede na maging LCM. Okay po? So kasi po meron na tanong na po before na ano ba, tatanggapin ba o hindi. So ang ano po doon ay mag-leave na lang muna. Pero hindi sila tatanggalin. Ano po? Siyempre, yun po ay magre-report din muna sa kanyang pura paro. Sa Article 4, dito po binigyan pansin lamang naman po yung structure sa diocese, sa vicariate, at sa parish. Pagdating po kung ang pag-uusapan ay meetings ng LCM ay depende na po sa need ng parish. Kung mas need nila na weekly, it's okay. Basta ang mahalaga po dito ay magkaroon sila ng meeting at least once a month. Sa Article 5 po, Training and Formation, Training Seminar. Dito po sa ating statutes, sinabi po na kung maaari na ay gawin na lamang vicariate yung gagawing training and formation para doon sa ating mga bagong applicant. Para po ma-activate yung activity doon po sa vicariate level at para din po magkaroon tayo ng pagdanais na yearly ay magkaroon ng mga bagong LCM. So, pinopropose po dito, ay sinabi po dito sa statutes na magiging vicariate na po yung pagbibigay ng formation. Ito'y tulong din po dun sa mga parish priest. Actually, meron na pong ibang vicariate na ang ginagawa nilang training and formation ay vicariate level na rin po. Sa number 85 po, page 24, Renew 1, gusto ko lang pong bigyang pansin na napag-usapan po ng grupo at inilagay po dito na yung renewal nila ay gagawin na lang din po ng once a year na siyang magiging isang diocesan activity ng lahat ng ating po LCM. So yung magiging basis para sila ito kapag-renew again ay doon po sa evaluation. Actually, ito po sa likod ng statutes, nandiyan po yung mga letters, evaluation, na kailangan ng ating LCM. And then, makakapag-renew po, ito po ay in-approve ng parish priest. Ito pong renewal na ito ay pinlano po namin na kung maaari this November 14 ay maisagawa na po ito. Dito po ilo-launch ang statutes, training manual, ang oath-taking ng officers sa diocesan level, at ganoon din po ay yung renewal ng lahat ng LCM. Article 6 po ay yung spirituality of lectors. Sa Article 7 naman po, decorum under po nito, uniform. Alam ko po na nakarating na rin ito sa iba't ibang parokya. Hindi po ako nag-propose na magkaroon sila ng long sleeve. Actually, sa kanila din po ito ng galing. Na kapag Sunday, Feast, Solemnity, long sleeve yung gusto nila. Pinagbutohan po ito. Pinagbutohan nila. At sila po ay umayon na, sige, long sleeve. Ano po? So, pagka weekdays, short, kapag Sunday, ay naka-long sleeve. Marami pong nag-react, mainit. Sila din po ang sumagot, yung nag-propose. Ang sabi nila, may time nga na pinag-tipilipin niya na lago. Kaya natin. So, why not? Kapag Sunday, naka-long sleeve. Kung naiinitan, ang suggestion ng iba, magdala ng pampalit. At sila rin po ang nagsabi, ang lay minister nga, naka-long sleeve din. At kapag nagbibigay sila ng communion sa mga may sakit, suot pa rin nila ay yung kanilang long sleeve. Kaya ito pong desisyon na ito ay desisyon ng body na kapag weekdays ay short sleeve sila, pero pagdating po ng Sunday ay long sleeve. Ito po ay pang babae at pang lalaki. Okay po? And then po, sa Article 8 po, ay dito napapaloob po yung mga offenses, yung sanctions, and
penalties. And then sa Article 9 po, ay no finances. Samantalang dito po sa training manual, ito naman po ay naglalaman ng 7 topics. Actually, ito po ay ayon pa rin dun sa aming unang pinagbasihan yung ginawa po ni Father Marcelihan. Dinagdag lamang po dito ay yung objectives, expected outcome, at saka po yung topic outline para po mas maging madali yung pagbibigay ng talk. Kasi nasabi rin nila na minsan talk topic 1 pa lang, minsan nasasabog na hanggang dun sa ikapito. So para po magkaroon ng focus. Sa pagbibigay po ng talk, sisikapin po ng grupo after nitong November 14 na ang ilan po dito sa topic na ito ay kung pwede ay try ko na yung pagbibigay ng ibang topic para hindi lahat ng topics ay mapupunta po doon sa pahe. Gusto ko rin pong panggitin, kasi po nagiging usap-usap, ay tungkol sa 500. Hindi ko pwede i-deny. Pero yun ay malinaw po kung bakit naging 500. Naging 500 po yun kasi hindi pa namin alam nung time na yon yung exact quotation nito. At sabi ko po, kung pwede isagad na natin yung estimate. Okay po, so 100 for registration, 200 each. Pero ang sabi ko po, if ever na mababa yung price or quotation, ibabalik po ang pera. Although may nagsuggest na gawing fund, hindi ko po yung sinagot kasi ang sabi ko na po, ibabalik. Now, noong September 7, ako po ay nagpunta sa printing office, nalaman ko na po yung exact quotation. Immediately, I texted the president para po sabihan yung iba pang presidente sa bawat bikarne na ang bawat booklet lamang po ay kumata na 50 each. Kaya po na-reduce siya from 500 to 200. Ngayon lang po, hindi ko alam kung bakit meron pa rin parokya na hindi naka-alam ng tungkol dun sa pagbabago ng price. Kasi sinabi ko rin naman po iyon na kapag nalaman ko agad, sasabihin ko sa inyo at babaguhin natin. Nakarating po iyon for sure na na-reduce siya to 200. Wala po akong sinabi na hindi makapag-renew kapag hindi nagbigay ng 500. Wala po akong sinasabi yan. Gusto ko lamang po linawin. Wala po akong sinasabi na hindi po makakapag-renew. Ano po? Gusto ko lamang din pong ilapit nga po sa inyo kasi po sa darating pong October 10, yun po yung magiging final meeting namin in preparation po sa November 14. Kaya po pag naayos po yung aming programa sa third Monday po ng October during our assembly, doon ko po ibibigay sa inyo yung letter at saka yung program kung ano po yung mangyayari sa November 14. Again, ito po yung magiging una ulit na gathering nila tayo sa San. Ilo-launch yung statutes at training manual, tapos po taking at saka po yung renewal ng lahat. Bagamat meron na pong nag-renew, sabi ko, pwedeng gawin na natin ang sabay-sabay para next year, hindi talaga lahat na po mag-renew. Sino po ba mag-renew? Ay, hindi yung po mga na-commission natin. Kung hindi po na-commission pa, ay hindi muna natin isasama dun sa renewal. Lalo na kung siya'y nag-undergo pa po ng formation. So, yun lamang po at maraming pong salamat. Kung meron po gustong magtanong.